Welcome sa Ginibong Drug Bypass Operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad Kanlaga. Cross complaint ng police station, Kanlaga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga barata, clean up drive sa sentro Kanlaga isinabay sa pag-obserbar kang World Water Day. 35 pesos kada kilo nin bagas sa kadiwa sa National Irrigation Administration Regional Office pinilahan. Kakayahan asim programa kang 9th Infantry Division Philippine Army pinagpahiling sa publiko kasabay kan 127th founding anniversary kan Philippine Army. On the spot painting contest ngunyan na Philippine Water Week suportado kan pamayo kang DNR EMB Bicol. Dios marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo an sa indong tagapagatud Barreta. Amay kasubagong aga nagtiripon sa Plaza Quezon an manlain-lain na grupo para sa citywide cleanup drive urug na sa parte Kanaga na apektado kan birds dropping o ati kan mga gamgam na nagtutugdon sa kable kan kuryente. Isinabay ang aktibidad sa pagselebrar kan World Water Day. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Gamit ang sighid brush na sinabay ng pagsumpit ng tubig hali sa fire truck kan Bureau of Fire Protection Naga asin mga fire volunteers. Pinaglinigan ka mga police, official kang barangay asin manlain-lain na volunteers ang kahiwasan kang sentro kang Naga urog na ang lugar kung sa indakul ang birds dropping o ipot na darakan mga gamgam na nagtutog doon sa kable kang kuryente kong banggi. Kabali sa apektado ang parte kang barangay San Francisco, siyudad kang Naga kung saan may mga negosyante na nagre-reklamo kang malain na parong na daraka ini. Huli ka ini, planong gibon regular ni punong barangay Efren ni Pumuseno ang paglinig sa saindang lugar. Sige po, baka weekly po ang samuyang pag sa gibon na kani. Asin ay mumonitor ko po mismo taan sa kuya pong pwedeng pa heroon ini man pong mga personal kan barangay. Susugman kay CJ Santua ang downtown cleanup drive kasubagong aga ang pagsuporta kang lokal na gobyerno kang Naga sa pag-obserbar ngunyan kang World Water Day. Is ngunyan pong aga, nagkagawa po kita ng kick-off activity, nag-start po kita sa cleanup drive kung sain po si Major Downtown Roads po kang Naga, pigiskarap na pigirilinigan ta. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan ginibong paglinig sa tinampo. Regular man subuot ang ginigibong paghawas kan mga basurang yaon sa salog Kanaga. Inabutan kan News Team, kan One Media, TV48 Naga, ang mga basurang nakakarga sa baroto kan Enro. Susug kay CJ Santua, Senior Environmental Management Specialist, kan Environment and Natural Resources Office. Gusto nindang mamantinir ang pagiging Class C na ang gustong sabihon may nabubuhay pa man na sira sa Naga River. As for the classification po kan salog Naga Tangunyan, minimaintain na lang po na Class C. But sabihon, may mga nagkakaburuhay pa man, inot, may mga sira pa din. Pero dahil na po siya halato na mag-worsen. Kaya po, ang inigibo po kan sa mga opisina, pamantiniron po, including po si mga sakay babawi po kayo sa mga aktibidades. Sa activity, i-regulate na po na dahil po ma-worsen ang pollution sa tuwing salog Naga. Padagos sa mga bareta, 35 pesos kada kilong bagas na pinagpabakal sa kadiwa sa National Irrigation Administration, pinagruso nin para bakal. Uyaan sa Kuyang Report. 5 kilong bagas na 35 pesos ang kilo ang nabakal ni Nanay Julieta Tsokson kan Barangay Concepcion Pequeña siyudad ni Naga sa ginibong kadiwa sa National Irrigation Administration Regional Office Covered Court Ngunyanal daw. Dakulang tabang na subot ini para sa saindak kumpara sa 58 pesos na kilo nin bagas na saindang nababakal. Para man kinanay Elizabeth Carale kan Barangay Concepcion Grande, dapat gibuhon subot regular ang kadiwa sa niya digdi sa siyudad ni Naga. Ay, dako lang tabang na po ni kasi nabakal kami bagas. Nasa 58-60 ang kilo. Malaking tabang na lang to. Kapirang simana na yan, lima? Oo, isang linggo na. Mga katabang po ni, dako lang pagtabang. Confirming igwag-araw ka ni. Gusto mi oral daw. Grabe pa ang pagtiis mo niyan. Susog kay National Irrigation Administration Regional Director Engineer Gaudencio De Vera, obheto kaini na masumpayan ang pagbuhay kan mga paraoma sa paagi kan dagdaganan siya hali sa mga ani na saindang ipapabakal. Alam naman natin, pag nagtanim sila,
apat na buwan sa kamagkakapera, di ba? So gusto natin buwan-buwan may nagbebenta ng mga ganito, additional income ba nila para naman makatulong sa pamilya. Inina ang ikatulong pagkakataon na nagkaigwanin kadiwa sa National Irrigation Administration Office sa siyudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, hali pa sa ibang probinsya ang mga produktong pinagpabakal sa kadiwa sa Niya kasubagong aga. Ang kaparehong aktibidad ang pinagigibo man subuot sa iba pang probinsya kan rehiyon. Ang gusto kasi natin buwan-buwan na ito na mangyari. Pero umiikot tayo. No? Last month ata, nasa Camnorte tayo. No? Marami rin silang nabenta doon. No? Sa iba pang bareta, sa Atubang kansarong fast food chain sa Sentro Canaga, amay nagpuesto si Tatay Alexander Zamudio kan Barangay Ikin kanaman Camarines Sur. Bit-bit niya ang mga palaspas na sa iyang ipinapabakal. Susog kita Tatay Alexander, maski sa aldaw na Domingo pa ang palaspas, inamayan na niya ang pagtinda para dai na makasabay sa ruso kan mga paratinda sa maabot na Domingo. Ito, alam mo ka na ako yung partinda. Basta naman ako. Dawasay na lugar nag-aarabot. Di man po ang gawin yan, sir. Sunod-sunod na po yan. Yun. Takot yan Domingo. Sa pagbabalikan news break, suspect sa kasong murder sa Minalaba Camarines Sur, arestado sa Albay. Iyan ang sinibapang mga bareta sa pagbuwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa Ginibong Drug Bypass Operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsway. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa apat na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin, na tutulog po kami ng maaga, sumusunod po kami kay coach, puso ng isang tigre, pagiging matapang po sa loob ng court, and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag extra work po kung may time. Umaga hapon po mag training po kahit pagkagising po sa umaga mga 5 training po pati sa lunch sa training ni coach po. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila, and malalaking school din po yun kasi Perpetual and LPO po yung mabigat namin na kalaban, lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis. Pero sabi ni coach, kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Press Mario po, sinusuportahan kami ang NCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po nanonood sila. Boss po yung sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa NCF community kasi sinusuportahan nila kami. And sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po. Po na nakapasok po kami sa national finals. Masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams, at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo. Kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong pag-aanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan, at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para makapag ensayo lalo at makapaganda para sa mga darating panglaro. Yung mga challenges na kinaharap namin ay para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa kasi sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob, at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo. At sana patuloy nyo paraming suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit nasa malayo aming lugar, patuloy nyo aming sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi niyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Finals. Sana suportahan niyo pa rin kami. Maraming salamat.
sa Ginibong Drug Bypass Operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad Kangnaga. Mas complain ang police station Kangnaga City Police Office. Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 9th Infantry Division Philippine Army nagkundusir nin sarong aktibidad sa sarong mall sa Naga para ipahilingan sa indang mga kagamitan asin kakayahan kan tropa kan militar sa rehiyon. Parte inikan sa indang pakikisumaro sa founding anniversary kan Philippine Army sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. March 22, 1898, kang pinagmuknang Philippine Army sa nasyon. Ngunyan aldaw, iyo ang sedang ika-127th founding anniversary. Kung kaya, sarong aktibidad ang pinagibo sa sarong mall digdi sa siyudad Kangnaga na nagpapahiling kang kagamitan, kakayahan, asin personahe kang 9th Infantry Division Philippine Army. Itong unit na nakikita natin sa aking likuran ay mula yan sa 9th Infantry Division. Yan ay halimbawa lamang po ng isang squad or isang maliit na unit namin at pinapakita dyan kung ano yung kanilang mga armaments at yung kanilang mga capability, i-demonstrate nila mamaya. Apera ka mga armas sa bitbit ka mga soldados, pati na ang armor personal carrier na nakadisplay sa luas kang mall. Mahiling man ang manlailan ng kagamitan sa search and rescue operation. Yung trabaho po ng sundalo sa ngayon ay maliit na bahagi lamang po yung pakikipaggera. At ang karamihan po sa mga nagiging trabaho nila ay yung mga humanitarian assistance sa tuwing may mga kalamidad, lalo dito sa ating rehiyon na kung saan daanan po ng bagyo. Matibay din, kumbaga matatag din po yung ating mga units ng emergency response company. At patunay po riyan yung mga nakalipas na mga rescue mission nila sa bahagi po ng Albay at sa buong Bicol region po. Mientras tanto, dakulman ang nagparitrato sa mga members ng Philippine Army K-9 unit as inagpaabot din suporta sa sakripisyo kang 9th Infantry Division Philippine Army sa Bicol. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, isinabay naman sa aktibidad kasubagong aga ka 9th Infantry Division Philippine Army ang pagtaonin babasahon para sa mga gustong maging miyembro kan Philippine Army. Susug ki Army Major Frank Roldan ka 9th Infantry Division Philippine Army, online na ang pag-ako nin application. Digdi maiiwasan na subuot ang mga pagduda na nagkakaigwanin palakasan sa paglaog sa Philippine Army. Iiwasan po nito yung ating sinasabi ng iba na may backer system. Sapagkat ang makikita lang po doon ng mga board ay yung inyong pangalan lamang po at ang resulta po ng inyong mga exam na isinagawa. Sa iba pang police report, 40,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan RTC Branch 61 sa suspect na si alias Rodolfo, residente kan Barangay Taririk, Minalaba, Camarines Sur. Alagad nag-iistargon yan sa Uwas Albay as inaatubang sa kasong homicide. Ang akusado ang inaresto kan Minalabak PNP as in Uwas Municipal Police Station kasuudma as in padagos na yaon sa custodial facility kan Uwas Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta, mismong si DENR Environment Management Bureau Regional Director Engineer Maria Socorro Abu ang bisita sa on-the-spot painting contest na pinagibo sa Sarong Mall sa siyudad ni Naga kasumpay kan Philippine Water Week. Susug ki Regional Director Abu, sa paagi kang painting kan mga jóvenes, mahihiling kun anuan sa indang nasa isip asin madadaraninda sa inmansinda magduman. Ang importante subot digdi iyo na mamantinir ang pagprotehir kan katubigan na dai mapano nin basura. Sa isip ng mga bata na yun, pag na-paint nila, syempre magkakaroon ng aral yung mga yan at madadala nila kung nasa saan sila. Ang importante naman natin dito is hindi natin dapat madumihan ang tubig natin. Alam natin, water is life. Sa iba pang bareta, San Rafael National High School gana sa nakaaging MTV Math Olympiad 2024. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles.
Salado kan algebra, geometry, basic mathematics, business mathematics, statistics, probability, magin kan trigonometry, pinatunayan kan San Rafael National High School sa paagi kan MTV Math Olympiad na sindaan pinakamatibay na nagpartisipara sa 26 na eskolahan hali sa manlaing-laing mga distrito sa Camarines Sur. Daiman pinaglalooman kang grupo na pinagisong champion na masusungkit nindaan kampiyonato huli tagar sinda nag-aagi sa labot kan dagom para sinda makompleto kada aldaw kansain ng mga ensayo. During our preparation po this week, it has been so hassle po since each one of our members po has workloads and school works po, and may iba-ibang contest din po kami pa na bukod dito po na i-join, and iba-ibang pagpapractice po, and never, bihira lang po kami makomplete. Sa ibong kansain ng mga pinag-agehan, they came back even stronger. Kaya naman labi-labi ang kaugmahan kan teacher coach na si Ma'am Mary Dahl Villanueva sa naging resulta kansain ng sakripisyo. Grabe yung preparation po talaga namin. Naging as in roller coaster po. But then po, we stick as one. Hindi po namin ginawang parang competition yung bawat grupo, kahit magkaibang grupo kami. Even po kami ni Sir, ang ginagawa namin, nagtutulungan po kami. Like, alternate po kami sa mga subjects. Tapos, almost 1 week po kami kasi nagkasakit din ako. Tapos si Sir po, ganun din, nagka-struggle din po sila sa family. Sobrang andin po namin kasi last year, naka-top 3 and 4 na po kami. So, grabe po talaga yung ano namin. Grabe yung challenge ngayon. Mensahenin pa sa salamat as in pagbati ang mauat ipaabot kan MTV Math Olympiad Committee Chair as in Principal kan NCF Basic Education Department na si Mr. Al Noel Assis. Nabanggit niya man ang cash incentives and scholarships na makukuakan mga estudyante, teacher coaches, maging kansain ng mga eskwelahan. This Math Olympiad will not be a success without the help of our MTB Math Committee Chairs and members. They really work hard so that this event will be a success, and as well as smoothly conducted. Without them, this activity will not be, you know, materialized or realized. For the champion, their scholarship includes tuition fee and miscellaneous. But for those who got the first runner-up, their scholarship is 100% tuition fee. Ang MTV Math Olympiad, dailang patunay sa Compassion for Education na isinusulong kan NCF, kundi indikasyon na may kalidad, bako lang ang institusyon, kundi ang mga estudyanteng naglalaog asin malaog digdi. Ini si Ja, Micah Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Da imalingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa Ginibong Drug Bypass Operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Nakakapa-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami ng harap and we feel short but we learn. So, in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national. Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa gayroon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, dalawang game po. So, napapatig, nagka-cramps. So, ang inisip lang po namin ay one game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer
Mario C. Villanueva and sa One Media TV 48 po. Dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa Nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawari na po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers.